Samantala, abala si Samara sa ginagawa niya na magulat siya na may pumasok sa office niya na tila ba sisiraan niya na ang pintuan. Samara, nakita mo na ba yung social media mo? Hinihingal pang saan ni Sheila kaya kulot noong tinignan ni Samara sa Sheila. Bakit ba ito nagmamadali? Kala mo may humahabol sa kanya eh. Pasensya ka na kung nagmadali na ako nagpunta rito. Pero tingnan mo kasi, totoo ba to? Ikaw naglakad para sa finale? Tanong ni Sheila. Tinignan naman ni Samara ang mga sinasabi ni Sheila at ang laki ang mga mata niya na makita niya ang sarili niya habang suot ang gown na inilakad niya noong show. Samara, hindi birong 3 milyon para sa bid ng gown na to. Ang ganda-ganda mo. Para ka talagang model o baka itinatago mong magaling ka talaga sa pagmo-model. Ouch! Daing nga ng batukan siya ni Samara. Kung ano-anong iniisip mo, hindi pumasok sa isip kong pumasok sa pagmo-modeling. Pero nung gabi nga wala kaming choice. Nagkaroon ng problema isa naming model at dahil lahat sila lalabas ng sabay-sabay, wala akong nagawa kundi ako magsuot ng gown. Pagpapaliwanag ni Samara sa kaibigan. Kahit ano pa man yung nangyari sa mismong show, pero tingnan mo naman, instant celebrity ka, B! Tila kinikilig na saan ni Sheila. Natigilan naman si Samara. Hindi siya makapaniwala makita ang sarili niya sa social media. Tingnan mo naman, pati mga Hollywood artist nakikipagpalakihan ng bed para lang sa gown. Alam mo, may maaabot ka sa pag-modeling. Why don't you try it? Natawa naman si Samara. Siya? Mag-model? Hindi dahil sinuwerte siya ngayon sa swerte and din siya sa mga susunod pa. Hindi ganun kadali ang makapasok sa modeling, lalo na sa top. Wala akong plano kaya tigilan mo na ako. Ani at saka hinarap na mga papeles na ginagawa niya. Hanggang ngayon namamangha pa rin sa Sheila kay Samara. Hindi niya maiwasang hindi titigan ng picture ni Samara. Nang mag-vibrate ang cellphone ni Samara, kinuha niya iyon. Tinignan ang nag-notif sa social media niya. Naikurap-kurap ni Samara ang mga mata niya dahil baka namamalik mata lang siya sa nakikita niya. Ang Facebook account matagal lang di nag-go online. Ilang taon niyang hinintay na mag-online ito pero ngayon nag-open na ulit at naglakas loob na siya mag-message. Muli, nabasa ni Samara mga message niya noon kay Jomar pero ngayon lang ito nabasa. You are so beautiful. I did not know that you're a model now. Hilaw na tumawa si Samara dahil ang nag-message sa kanya ay ang magaling niyang ex. I'm sorry kung ngayon ko lang nabasa ang lahat ng mga messages mo. I'm really sorry, Samara. Please talk to me. Nakikiusap ng mga wika ni Jomar. Hindi ba siya naaawa sa fiancé niya? Buntis ito at ilang buwan na lang magkakaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Ano pa bang dahilan ni Jomar para makiusap kay Samara? Ano pa ba ang gusto niya? Gusto mo ba niyang ipakita kay Samara na bubuoyin na ni Jomar ang pangarap ng dalawa sa ibang babae? Ines na binlock ni Samara ang Facebook account ni Jomar. Ilang taon niyang hinintay na mag-online, tapos ngayon magpaparamdam siya at muling guguluhin ang buhay niya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawan ni Samara. Huy, ang lalim ang iniisip mo, mukhang di ka masaya sa naging achievement mo ah. Saan ni Sheila kay Samara? Paano ba siya magiging masaya kung ang taong sinaktan siya noon bumalik na pero may ibang babae na? Kanina ka pa rito, baka mamaya pinag-uusapan ka na ng mga katrabaho natin sa labas. Natigilan naman si Sheila. Oo nga pala, mga ingiterong palaka. Ngayon maglaway sila dahil ang Samarang minamaliit nila noon, isa ng celebrity ngayon. Nagmamalaki pa ang tiling ni Sheila kaya natawa na lang si Samara. Kahit papaano nagkaroon siya ng kaibigan sa trabaho niya. Okay na yung isa lang kaibigan at least alam mong totoo. Sige na, baka sabihin nila hindi porket magkaibigan tayo ay hayaan na kitang kausapin ako dito sa opisina kung kailan magusto. Congrats! I'm happy for you, Samara. Alam mo, subukan mong pumasok sa modeling. Panigurado magkakaroon ako ng kaibigang celebrity. Pahabol pa ni Sheila bago talumabas ang opisina ni Samara. Natatawa na lang si Samara sa kanya. Siya, magiging model o papasok sa model? Imposible yon. Kung naging perfect man ang paglakad niya ng show, hindi niya na alam kung mauulit pa ba yon. Itutuloy niya na sana mga trabaho niya nang muling bumukas ang pintuan niya kaya tinignan niya iyon. Kunot noon niyang tinignan si Alas. Ipinapatawag ka ngayon din, Samara, sa conference room, kasama ng mga shareholders at Sir Rico. Diretsyong saan ni Alas. Mas lalo nagsalubong ang mga kilig ni Samara. May nagawa ba siya para ipatawag ng mga nasa itaas? Napalunok na lamang siya at dahan-dahan pang tumayo. Parang ayaw niya na lang umalis sa kinaupuan niya at manatili na lamang doon maghapon. Bakit daw? Nagtataka namang tanong ni Samara kay Alas habang naglalakad sila.
Hindi ko rin alam. Siguro may kinalaman sa show? Hindi siguradong wika ni Alas. Pinagsarikop ni Samara mga kamay niya at sumunod na lang siya kay Alas hanggang makarating sila sa conference room. Hindi nga nagbibiro si Alas. Lahat ng mga nasa matataas na posisyon nandito sa loob ng silid na ito. Pakiramdam ni Samara malalagay siya sa hot seat at hindi niya alam kung paano ba sasagutin ang tanong ng mga taong to. Please sit beside me, Miss Samara. Formal na wika ni Rico kay Samara. Nakayuko naman si Samara na lumapit kay Rico dahil dadaanan niya lahat ng matataas na tao sa kumpanya. Sino bang di kakabahan sa harap ng mga taong to? Ipinatawag niyo na po ako, sir. May ipapagawa po ba kayo? Magalang niyang tanong. Maupo ka na muna. Saan ni Rico at sa kanya hinila ang upuan para kay Samara. Nahihiya namang naupo si Samara sa tabi ni Rico. Nakatingin sa kanyang lahat ng mga nasa loob ng silid. Napatango na lang dahil maganda talaga si Samara. Bumagay pa ang mahaba niya mga bihas. Pinatawag ka namin, Iha, dahil may mga gusto kaming malaman at may sasabihin din kami sa iyo. Tilingnan ni Samara si Mr. Sumag na siyang nagsalita. Nakangiti naman to sa kanya at mukha namang di galit. Pero bakit pa siya kinakabahan? Ikaw ba ang namahala sa nangyaring runway show? Tanong ng isang matandang lalaki. Ito lang habang sinasabi ni Samara, may nagwaba siyang malinong show? Opo, sir. Sagot na naman na nakayoko. We just want to know if what happened sa isang model. Base sa report ay pinasa mo, kumpleto naman kayo ng model. And what happened to her? Bakit ikaw ang lumabas ng finale? Dagdag na tanong pa ng isang matanda. Hindi kinala ni Samara mga ito maliban na lang kay Mr. Sumag. Paano niyo ba ipapaliwanag ang lahat? Tilingnan ni Samara si Rico at kumiti ito sa kanya. Tila ba sinasabi ng mga mata niyang sabihin niya na at magiging maayos na mga lahat? May nangyari po kasi hindi inaasahan. Naitulak siya ng isang model ng ibang kumpanya at na-sprain po ang paa niya. Hindi ho namin alam kung sino ang kukuning model. Sinubukan kong tanungin ng mga staff na kasama namin pero ayaw nila. At yung iba naman po hindi kasa sa kanila yung gown. Kaya napag-desisyonan po ni Manager Reyes na ako na lang lumabas para sa finale. I swear po, it is not my intention. Naguluhin po ang show. Wala na po kasi kaming oras kung natawag pa kami o maghahanap ng ibang model. Kaya wala na rin po ako nagawa kundi isuot po yung gown at sumali sa runway. Nakayuko niyang saad. Nilalaro niya na ang daliri niya ngayon dahil hindi niya alam kung paparusahan ba siya sa ginawa niya. Oo, naging maganda at naging matagumpay ang kinalabasan ng show. Pero nung sumali siya sa show, wala yun sa usapan. Nagulat na lang si Samara na magpalakpakan ang mga kasama niya sa room. Tilingnan niya ang mga ito at nakangiti silang nakatingin sa kanya. Maging si Rico'y nakangiti at tila ba ang mga mata niya ay masaya para kay Samara. Lalo na't hindi lang naging matagumpay ang show. Talagang matagumpay na matagumpay ang kinalabasan nito. Hindi maintindihan ni Samara kung bakit sila pumapalakpak. Hindi ba siya papatawan ng parusa? Hindi ba siya aalisin? What's happening? Nagkaroon ng magandang kinalabasan ang biglaang pagsali mo sa show. Hindi ko sinasabi na masaya ko dahil na-spray ng isang model natin. Hindi lang kasi naging successful ang show at dahil maging ikaw ay magiging successful din. Maganda ang performance mo sa paglakad mo. We already watched it at para kang isang ilaw na mas lalong nagliliwanag sa dilim. Isa kang ang asset ng kumpanya at talagang magaling pumili si Mr. Sumag. Natatawang wika na isang matanda. Hindi maintindihan ni Samara kung ano ba ang gusto nilang sabihin. Pinupuri ang maganda niyang performance sa runway show. Pinangarap po bang maging model, Miss Bendeja? If you want to enter the modeling industry, we can help you. Saan na isang lalaking nasa dulo ng lamesa? Naku, hindi po. Wala po akong balak at hindi ko rin po pinangarap. Mahal ko po ang trabaho ko dito sa kumpanya. Mabilis na pagtanggi ni Samara. Alam mo bang, maraming kumpanyang gustong kumuha sa'yo? Mga modeling company, lalo-lalo na sa ibang bansa. They want you to be an international model, Samara. Sabat na rin ni Rico. Hindi makapaniwalang, tinignan ni Samara si Rico. Nagbibiro ba siya? Siya, kinukuhang international model? Diretso nakatingin si Samara sa mga mata ni Rico, pero mukhang dito nagbibiro. Marami nag-aalok na makuha ka at makapag-aral abroad, lalo na sa modeling, Samara. Dagdag pa ni Rico. Bahagya namang natawa si Samara at saka si umiling sa boss. Wala po akong planong tanggapin ang mga alok nila sa akin. Okay na po ako dito sa kumpanya magtrabaho at saka hindi ko na naman po pinangarap na maging model o makapag-aral sa ibang bansa. Hindi ko po iiwan ang mga magulang ko rito kapalit na magandang offer nila sa akin. Kontento na po ako sa buhay ko.
Madalas man nagkukulang sa mga pangangailangan, masaya naman po ako kasama ng mga magulang ko. That's the most important for me po. Hindi na po ako mangarap na mataas kung ang kapalit naman po ay iiwanan ko ang mga magulang ko. Pagtatanggi ni Samara. Napatango naman ang mga shareholders sa sinabi niya. Hindi naman nila mapipilit sa Samara. Sinabi lang naman nila ang tungkol sa mga offers sa kanya dahil baka gusto niyang tanggapin. Parehim namang napangiti si Rico dahil ang akala niya itatanggapin ni Samara ang offer, lalo na't magandang opportunity yon para sa kanya. Kung ganun, bakit di ka na lang nag-model sa kumpanya natin? Hindi mo kailangan umalis, Samara. Hindi mo kailangan iwan ang mga magulang mo rito. Mag-model ka sa kumpanya. Alok ni Rico sa kanya dahil ito talaga ang plano ni Rico. Kung sakali mang tanggihan ni Samara ang alok sa kanya ng mga taga-ibang bansa, siya na ang kukuha kay Samara kaysa naman ibang kumpanya pa makinabang kay Samara. Hindi naman gustong gamitin ni Rico si Samara sa negosyo. Gusto niya nang tumbigan ng mas magandang buhay para hindi na ito mahirapan. Po? Gulat na tanong ni Samara kay Rico. Oo nga naman, Iha. Nakita mo ba kung magkano ng current bid sa gown na sinuot mo in just a day? Siyempre, talagang magaling ang designer natin dahil sa ganda ng design niya. Pero ikaw ang nagdala sa design at sa gown niya. Saan na rin si Mr. Sumag? Sumang-ayon naman silang lahat sa sinabi ni Mr. Sumag at ni Rico. Kukunin na lang nilang model si Samara dahil kung mananatili siya sa posisyon niya sa kumpanya bilang head ng marketing department, paniguradong iba't ibang kumpanya lalapit sa kanya para lokay ng magandang opportunity at magandang presyo para sa talent fee niya. Pero hindi naman po ako magaling tsaka hindi po talaga ako mahilig sa pagmamodel. Magaling po ang model natin lalo na po si Catriona na top model natin sa kumpanya. Hindi niya alam kung tatagapin niya ba ang mga alok sa kanya. Iha, alam mo ba kung magkano kinikita ng mga model? Higit pa sa inaakala mo, lalo na kung nasa tamang kumpanya ka. Pag-isipan mong mabuti. Wika ni Mr. Sumag. Hindi ka agad nakasagot si Samara. Nang matapos sa meeting nila sa conference room, si Rico at si Mara na lamang ang naiwan sa loob ng conference room. Iniisip pa rin ni Samara kung tatanggapin niya ba ang offer sa kanya. Iniisip niya rin yung mga posibleng mangyari kapag naging model siya. Mabilis niyang mabibigyan ng magandang buhay ang mga magulang niya. Maaaring makakabili siya kaagad ng bahay para sa mga ito. Kapag nakapag-desisyon ka na about it, I will be your manager. Pag-volunteer na ni Rico. Gulat na nilingon ni Samara si Rico. Ang boss niya magiging manager niya kapag tinanggap niya ang offer? Posible ba yon? Umiling si Samara sa gustong mangyari ni Rico. Kapag nangyari yon, silang dalawang palagi magkasama saan man pumunta sa Samara. Sir, ikaw po ang boss ko. At ikaw ang CEO ng kumpanya tapos gusto niya maging manager ko? Kung sakaling tinanggap kong offer? Paano yun? Boss kita tapos boss mo rin ako? Ang labo nun sira. Tsaka hindi ko pa po alam kung ano magiging desisyon ko. Masyado po kasing biglaan ang lahat. Never naman kasing pumasok sa isip niya ang pagiging celebrity. Siguro masaya rin kasi sikat ka. Magiging kilala ka sa bansa. Pero hindi naman kasi kailangan ng kasikatan. Simpleng buhay lang. Mahirap man basta kasama niya mga magulang niya at nakakakain sila tatlong beses sa isang araw. Kapag napag-isipan mo nga, ba? Diba? I will be your manager. Siguradong maraming lalapit sa'yo para maging manager mo. Paano kung lalaki pa? Kunot noong taring na nasamara si Rico. Ano naman kung lalaki maging manager niya? Lalaki din naman siya. Pag-isipan mong mabuti, Samara. Congrats sa achievement mo. You're really beautiful, Samara. Tumayo na si Rico at lumabas na ng conference room. Nagtataka namang naiwan si Samara sa loob ng silid. Bakit parang napapadalas ang pagpuri sa kanya ni Rico? Napahawak na lang si Samara sa dibdib niya dahil iba ang epekto sa kanya kapag si Rico ang pumupuri sa kagandahan niya. Tumayo na lang din si Samara. Lumabas na siya at bumalik ng office niya. Nakatingin na sa kanya ang mga dati niyang katrabaho na ngayon ay under na ng team niya. Tahimik lang silang lahat na nakasunod ang tingin sa kanya. Kalat na sa kumpanya ang tungkol sa biglang pagsali niya sa runway show. Tahimik lang na dumaan si Samara hanggang sa makapasok siya ng office niya. Iniisip niya ang offer sa kanya ng mga nasa matataas sa posisyon. Natatakot siyang tanggapin kaagad ito dahil masyado pang mabilis ang lahat. Natatakot siya na baka bigla na lang din siyang bumagsak at iwan na siya ng lahat kapag wala na siyang pakinabang. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Samara. Pinisil niya ang piski niya at namaramdaman niya ang kirot, napadaing na lamang siya. Hindi siya nananaginip at totoong nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Isama mo pa ang biglang pagpapakita ni Jomar sa buhay niya.
Makakasama ni Samara sa isang kumpanya ang fiancé ng ex niya kaya hindi imposible na magkitang muli sila. Napahilot na lang si Samara sa noon niya. Ayaw niya ng gulo, lalo na't buntis ang fiancé ni Jomar. Nang makalabas siya ng office niya ay may babaeng bigla na lang lumapit sa kanya at nakangiti ito. Hindi lang basta nakangiti dahil malaki ang ngiti nito. "Miss Samara, mabuti naman at nakita na kita. Ang hirap-hirap mong hagilapin. Ako yung designer ng gown na sinuot mo. Bagay na bagay sa iyo yung gown. Hindi ikaw ang sinukatan ko pero bakit saktong-sakto sa iyong size? You are so beautiful in that gown. Sa lahat ng gawa ko, yung sinuot mong pinaka napansin. Alam mo bang I am receiving a lot of invitations now from other country to design a gown or dress for them? And it's all because of you. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Your success is my success too." Tuwang-tuwa nitong wika. Bahagya lang namang tumawa si Samara. Bakit ba siya ang pinasasalamatan ng lahat? Pati ba naman ang designer? Huwag mo pong sabihin yan. Sadyang maganda po talaga ang gown ninyo. And you deserve po kapag nakatanggap kayo ng mga invitations from other country. Wala po akong ginawa. Isinuot ko lang po ang design niyo at panigurado naman. Magiging successful po naman ang gawa ninyo. Kahit na si Catriona po nagsuot doon at nag-present. Nahihiya na tuloy na wika na Samara. Nasa kanyang lahat ng papuri na dapat ay kay Catriona. Panigurado naman magiging ganito rin ang kalalabasan kapag si Catriona ang nagtuloy na masuot ng gown. "Well, maybe. We're not sure. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sa ginawa mo. I heard that the company wants you to be a model. It's my pleasure na ikaw magsusuot ng mga designs namin." "Hindi po ba nakatanggap kayo ng maraming invitations from abroad? Wala po ba kayong balak na tanggapin kahit ang isa sa kanila?" Napabuntong hininga naman ang designer. Panandali ang nag-isip na isasagot kay Samara. "The truth is, I am happy in this company. Binibigay din naman ng kumpanyang benefits that we deserve. Maalaga rin sila sa mga empleyado nila. Mataas din naman ang pasahod at nasa amin ang lahat ng credits ng mga gawa namin. Kapag nakikilala ang kumpanya, nakikilala din kami. So I will stay here. Ayoko namang ibang bansa pa makinabang sa talent ko, di ba?" Natatawa niyang wika. Ngumiti naman si Samara. "Pero teka, I heard na nakatanggap ka ng mga invitations to be an international model. Napag-isipan mo na bang tungkol doon?" Kuryosong tanong ng designer. "Wala akong balak. Masaya na ako dito sa kumpanya." Sagot naman ni Samara na ikinatango ng dalaga. "Oh, by the way, I forgot to introduce myself. My name is Corina." Pagpapakilala ni Corina. Mas matanda lang ilang taon si Corina kay Samara. "Nice to meet you, Corina." "Me too, Samara. See you around." Kumaway na lang si Corina kay Samara nang umalis na ito. Tumalikod na rin si Samara at napahinto rin na makita niya kung sinong nasa harapan niya. Nawala ang ngiti sa labi niya. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya. "What is he doing here?" Mariin itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata niyang tila ba nalulungkot? Nalulungkot? Anong karapatan niya para malungkot? "What are you doing here, Jomar?" Blankong tanong ni Samara. Lumapit si Jomar kay Samara, pero umatras naman si Samara. Napabuntong hininga na lang si Jomar nang layuan siya ni Samara. "Samara!" Paos niyang tawag kay Samara. Hindi naman nagpatinag si Samara sa tila ba nangunguli lang boses si Jomar. Iniiwas si Samara ang paningin niya kay Jomar. "Anong ginagawa mo rito? Wala dito ang fiancé mo. Sinundo mo siya kanina, hindi ba?" Hindi, tinitingnan ni Samara ng diretso ang mga mata ni Jomar. Kung ano man ang naging nakaraan nila, tapos na yon. At wala nang dapat pang ayusin. "I came here to..." "Samara." Tawag ni Rico kay Samara nang makita niya ito. Nilapitan siya ni Rico at na makilala niyang lalaking kausap nito, hinarap niya ito. "Oh, you must be Mr. Jomar, right?" Tanong ni Rico dito. Napatingin naman si Samara kay Rico. "Paano niya nakilala si Jomar?" "Ako nga po, sir. Nice to meet you po." Inilahad ni Jomar ang kamay niya kay Rico. At tinanggap naman yun ni Rico at saka sila nag-shake hands. "Ikaw yung nag-apply for supervisor position sa marketing department online. Dala mo na ba mga hard copy ng mga papers mo? Ipasa mo na lang sa HR department." Nanlaki ang mga mata ni Samara sa narinig niya. "Nag-apply si Jomar for the supervisor position sa marketing department? Nakasisiraan na ba siya ng bait? Magkatrabaho din dito si Carla, ang fiancé ni Jomar. Tapos dito rin siya nag-apply ng trabaho at talagang sa department pa ni Samara. Sinasadya niya bang lahat? Ano ba talaga ang pinaplano ni Jomar? Why is he doing this?" Iniiwas si Samara ang paningin niya nang tingnan siya na Jomar.
Kung wala lang dito si Rico, baka kanina pa hinina ni Samara palabas ng kumpanya sa Jomar. Opo, sir. Dala ko na po, sagot ni Jomar. Good. Excuse us. Ang alam ko wala kang gagawin, tama? Tara, let's have a snack. Inawakan na ni Rico sa Samara sa palapulsuhan niya, saka sila iniwan ni Jomar. Nakasunod naman ang tingin ni Jomar kay Samara at Rico. Napapaisip na lang siya kung anong relasyon nilang dalawa at bakit ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Naalis lang ang paningin ni Jomar sa dalawa nang mawala na mga to sa paningin niya. Nanatili namang tahimik si Samara habang nakasunod siya kay Rico. Hindi niya naalintana na hanggang ngayon, hawak-hawak na Rico ang kamay niya. Nakatulala lang naglalakad si Samara dahil ang iniisip niya ay ang tungkol kay Jomar. Ang pag-a-apply nito sa trabaho at talagang sa department pa niya, ha? Hey, you okay? Talong ni Rico na mapansin itong hindi kumikibo si Samara. Tahimik lang naman si Samara. Hindi niya naman po pwedeng kausapin si Rico at sabihin na huwag tatanggapin sa trabaho sa Jomar, lalo na kung qualified naman ito. Wala lang po, sir. Tipid na sagot niya. Don't call me, sir, if we are outside of the company. Rico na lang. Kapag oras ng trabaho, saka mo ko tatawagin, sir. But if we are outside of the company, just Rico. Napahinto sa paglalakad si Samara. What does he mean? Posible ba yon? Boss niya ito at kailangan niya talaga itong tawagin, sir. Kahit nasaan man silang dalawa. Hinarap ni Rico si Samara at saka itong nitian. Hindi rin alam ni Rico kung bakit napapalapit sa kanya si Samara. Ewan ba niya? Hindi rin niya maintindihan kung ano ba talagang gusto niya. Wala naman siyang espesyal na nararamdaman towards Samara. Maybe he wants her to be his friends? He's not sure. Pero sir, hindi sang-ayon si Samara sa gustong iyon ni Rico. Nakakawalang respeto yon. Lalo na at siya ang CEO ng kumpanya, ang may-ari at lalong-lalo na he is a Del Rio. Just call me Rico, Samara. Kapag nasa labas na naman tayo ng kumpanya, let's go, treat ko. Ani at muling hinawakan si Samara sa kamay. Tumawid na sila sa kabilang kalsada para makapunta sa malapit na coffee shop. Nakatitig lang si Samara kay Rico. Nalilito ni Rico si Samara. Ang nararamdaman ni Samara. Ba't ba ginagawa ito ni Rico? Bakit ba ang bait-bait niya kay Samara? Nang makapasok sila ng coffee shop ay si Rico nag-order ng mga pagkain nila. Naalala naman ni Samara ang una nilang pagkikita ni Rico dito. Natawa na lang siya sa isipan niya dahil ang akala niya binobosohan siya ni Rico dahil nahawakan itong pet niya. May gusto ka pa bang bilhin? Don't worry, it's on me. Tanong ni Rico kay Samara. Ano na ba ang in-order niya? Cut that po, para kumatanda Samara. Wika naman ni Rico. Ano ba talagang gusto ni Rico? Maging magkaibigan silang dalawa? Pero tama ba yun? Lalo na't siyang CEO ng kumpanya. Okay, tanging sagot na lamang ni Samara. Umorder lang ako ng iced coffee tsaka cookies. May gusto ka pa bang inagdag? Umiling naman si Samara dahil hindi naman siya masyado matakaw. Baka nga hindi pa niya maubos ang in-order ni Rico na cookies eh. Okay na po sa akin yon. Tumikhem si Rico kaya nakagat ni Samara ang pangibaba niyang labi. Napatingin naman si Rico sa labi ni Samara at napanunok. Biglang lumabas ang imahe ni Samara sa isip niya nang halikan siya nito noong nakainom siya ng droga. Pasensya na. Hindi pa kasi ako sanay, saad ni Samara. Umiwas na lang ng paningin si Rico. Okay lang yan, masasanay ka rin. Naghanap na na mauupuan si Rico at sumunod naman sa kanya si Samara. Wala bang kaibigan si Rico at si Samara ang nilalapitan niya ngayon? Ano bang trip niya? Nang makahanap sila na mauupuan nila, naupo na sila at iintay na lang ang order nila. Wala bang trabaho ngayon o gagawin si Rico? Tumingin sa labas si Samara. Katapat lang ng kumpanya nila ang coffee shop at ito ang madalas natambay ng mga empleyado kapag break time nila. Palingaling nga sa paligid sa Samara dahil baka may makakita sa kanila. Hindi man masyadong kilala si Rico sa kumpanya bilang CEO, may ilan din namang magkakilala sa kanya bilang CEO ng kumpanya. Siya nga pala sir, kanina nag-apply ng trabaho yung lalaking kausap mo kanina. Tanong ni Samara pero sa ibang direksyon siya nakatingin. Ayaw niya magpahalata kay Rico na kilala niya si Jomar. Si Jomar? I thought you know him. Di ba nakausap po na siya before? Pero he is just asking about something sa kumpanya. Pagsisinungaling na Samara. Kanina lang nag-apply siya online tapos pinapunta ko na lang siya dito for his interview at pagbasa ng hard copy ng mga papers niya sa HR. Napatango-tango si Samara pero kinakabahan na siya. Magaling si Jomar at paniguradong papasa siya sa interview. Napabuntunghan niya na lang si Samara. Why did you ask? Wala naman.
Hindi ko alam na vacant pala yung supervisor position. Are you really that busy? Well, I can't blame you. Dahil kakapasok mo lang as a head department, marami nang na-assign na trabaho sa'yo. Simula na may lipat din ang posisyon si Mrs. Rojas, vacant na ang posisyon na yon. Bakit nga ba hindi yun naisip ni Samara? Kung nalaman niya lang sana na maaga, baka siya na lang ang nagharap ng qualified na empleyado para sa posisyon na iyon. Hindi malabong hindi matanggap si Jomar dahil marami na siyang job experiences sa US. Hindi nagtagal na iserve ng order nila at nagmerienda na silang dalawa. Nakatoon lang ang paningin ni Rico sa pagkain nila habang nakatitig naman sa kanya si Samara. Bakit pa ang complicated palagi ng love life ni Samara? Hindi masabi may gusto na siya sa boss niya. Nasa stage pa lang siyang nalilito sa nararamdaman niya dahil sa pinapakitang kilos ni Rico sa kanya. Sa pag-aarala kasi ni Rico at sa mga kinikilos niya, talagang malilito ka. At kung ikaw yung tipo ng babaeng mabilis mahulog, paniguradong hulog na hulog ka na sa kanya ngayon. Halos magulat pa si Samara nang tingnan siya ni Rico at ngitian. Ngumiti na lang din si Samara pero iniwas na rin ang palingan niya. Ang mga mata niyang tila ba hinihigop ka? Ano ang mangyayari ngayong magkakasama sa isang kumpanya, si Samara at Jomar? Maaapektuhan kaya ang trabaho ng dalaga? Ano ang gagawin ni Rico kapag nalaman niyang ang tinanggap niyang tauhan ay ex-boyfriend ni Samara? May selosan kayang magaganap? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.